kamamshi, mga kadikitan, kaya kapan, kasag tusag, kahag-tuhag, kung ano pa man yan, narito naman po tayo upang magbigay sa inyo ng isang lutuin at tiyak na swak sa budget nyo at tiyak na magugustuhan po ninyo. Ulam po ito na talagang matipid sa at kayang-kaya niyo pong gawin at kayang-kaya niyo pong gawin. And total dahil lagi nasa quarantine po tayo at marami na tayong tatanggap, meron nga ba ng relief goods sa tiyak na hindi mawawala diyan ang paborito nating mga Pinoy, ang sardines. Yan ang gagawin natin guys ay cabbage ball with sardines. So, ito po ang ating mga ingredients na gagamitin. Ligo, sardines, cabbage, onion, garlic, hatina, suka, sugar, at toyo. So, simulan na natin, guys. Gagayatin natin, guys, ang repolyo sa ng pino. Tulad nito ang aking ginagawa. And also, gayon din ang sibuyas at ang garlic. So, guys, ready na ang ating repolyo. Finely chopped siya ng ganito siya kaliliit. Also, yung garlic, sibuyas, at ang repolyo po natin, atin muna siyang i-steam ng saglit upang luto na siya para pag i-deep-fry natin, saglit na saglit lamang ang ating cabbage ball with sardines at hindi siya sumipsip ng masyadong mantika. Stay healthy, di ba? So, yun na nga guys, kumusta ang bigay ng relief goods dyan sa inyo, okay ba? Marami na ba kayo naipon ng mga sardinas? Kung marami na kayong ipon, pwede nyo gawin ito, di ba? So guys, ito luto na ang ating half cook, actually siya, yung repolyo natin. Atin na siyang hahanguin para masimula na ang ating cabbage and sardines balls. So guys, ito ready na siya. Pag yun nga pa lang cabbage natin, pag in-steam natin, mag-produce siya ng tubig. So, i-press po, pigain po natin siya para matanggal po yung tubig niya galing sa pagkakataga. Then, simulan na po natin. Ilagay po natin ang bawang. Half lang po ng bawang ang atin natagay. Ilagay po ng onion kasi yung kalahati niya gagamitin natin sa sauce niya mamaya. Gayun din ang sibuyas. Hindi na sibuyas. Then, yung ating pong sardinas, hindi po natin isasama yung pinakasabaw, yung sabaw niya, yung isda lang po niya ang ating isasama. Gayun din ang paminta and yung 2x. So, i-mix well lang po natin siya hanggang sa mag-combine ang lahat ng ingredients. So, guys, ganito na siya. Pag na-mix na natin siya ng todo, ganito na po magiging itsura ng po niya. So, ready na po siya na at na ating i-fry. So, dapat po ang pagpa-fry po nito ay deep fry at yung mamaya, yung asukat at yung sasuka ay gagawin natin para sa kanyang sauce. Kaya po, kailangan po natin siya. So, simulan na po natin ang pagluluto. So guys, simulan na natin ang pagluluto ng ating cabbage and sardines ball. So, di man siya
talagang pilog na pilog at basta maganda siya ay ating at so guys, yan, luto na siya, golden brown na siya. Hanguin na natin ang ating sardines and cabbage balls. So ito mga mamshi, luto na po ang ating cabbage and sardines balls. Ngayon naman, gagamit ang lulutuin natin yung sauce niya. So guys, add tayo ng mga 1 tablespoon of oil sa para isa ang uli at bawal na natara po natin kanina para po dito sa sauce po natin. Add natin ang paminta. Then, sugar. Wait natin. About a tablespoon of vinegar. About that tablespoon. Then let it boil a bit dahil po pag hinalo natin siya na kalalagay lamang ang suka, mahihilaw po yung lasa niya. Mahihilaw yung dito na suka, ng lasa na suka. Now, cornstarch na tinunog po natin sa dubi. Ayan po siya. Then, keep on stirring. Kapag ganito na po yung kulay niya, then ito po siya. Ganda. It's beautiful. Guys, ito na yung ating sauce. So, atin lang po siyang ilalagay sa ating cabbage and sardines balls. Cabbage and sardines balls. So, tikman natin, guys. Look at that. Mouth watering. So delicious.